so many nights away from you. I still believe that our love remains so true. Look at the sky, you're my star. Hi guys. So ngayon, gagawa tayo, mag-drawing na po tayo. So let's start. Ito yung i-duguhit natin, i-draw. Ang forma po niya is ganito. Dito po yung zero basis. Dito po dito. So, paano siya i-duguhit sa computer? Start. So, cancel muna natin to. Cancel muna. Ang gagawin natin, punta tayo sa feature cam. Ito yung kalalabasan. At ito yung kinalalabasan niya. Then, kunin na po natin yung ano niya, yung thickness. Punta tayo sa stack. Punta tayo sa stack niya dito. Then yung arrow properties yan. So may nakalagay dito thickness, length, saka width. So papalitan natin yung thickness, kung ano yung thickness na nandito sa drawing. 12. Connect. Apat na bits yan. Connect. Then, i-skip lang po natin. Skip. Skip. Next, ano na po tayo. Punta tayo sa main menu. Pinutin natin yung offset. Iguguhit natin tong C50 or katawag na chamber 50. Chamber 50. Itong width gawin natin 50. Ang height gawin natin 50. Then up i-ano natin, pinutin na natin 50 na yan. Next po ang gagawin natin, iguguhit natin tong cut na to. So, itatravel natin. Punta tayo sa offset. Line menu, offset, then 90. Itatravel tayo ng 90. Dipatiin na ito. Gawin natin 90. 90, then 88.
Okay. Then may nakalagay dito ng R40. R40. So punta tayo sa tawag sa corner pilot. Then may nakalagay itong R, gawin natin R40. So okay na po siya, naguhit na po natin. So ang gagawin natin, ipoprogram na po natin siya. Gawin na porma na po. Ipoprogram po natin. So punta tayo sa pick pieces. Ano po natin itong linya na to. Patapos nyo na double line, enter. Double line, enter. Next is, tapos na. I-program po natin siya. So punta tayo sa new feature wizard. Yan. Yung side. Okay na, side. Next. Curve. Kasi natin yung ito. Pindutin natin. Yan. Ito yung arrow. Dito. Yan. Next. Dito naman sa new feature machining side. Tingnan natin kung ano ba siya. Ito, baliktad po siya. Kung dito yung paturo yung arrow pa loob, kakainan po itong item. Pero kung ibaliktad natin, yun, palabas yung kain niya, hindi pa loob. Next po dito naman. Uy, dito naman is ano naman tayo dito? Ito naman, baliktad na naman siya. So, ang gagawin natin i-switching. Ganon. Then, next po tayo. Next. So, gawin natin, di ba, ang deep dito 12. So, gawin natin 13. Para kakain siya. Next. Deep first, tanggal yung check. Bidirectional wrap, tanggal yung check. Next. Finish. Matapos, punta tayo sa miscellaneous. May 10 dyan sa best priority. Gamitin 50. Set, apply. Rapid chip, clean. 50. Set, apply. Next, punta tayo sa wrap. Gawin natin bantay ng talim na in mil 10 wrap, apply, then feed and speed nya, yung takbo nya po. Gawin natin 1 to 100. Gawin next maximum wrap ramp angle, gawin natin 0. Next, punta tayo sa milling. Ang finish allowance niya po, gawin natin 0.1. Set, apply. Yung rapas G increment, gawin natin 0. Set, apply. Total stock, 0. Set, apply. Next, punta tayo sa finish niya. So, ang tall, 10. Di ba wrap yung kanina? Ito, gawin natin finish. Apply. Fade and speed. Gawin natin 150. Apply. Holland, okay na yan. Plastic over, okay na yan. Maximum RAM angle, 20-0. Punta tayo sa milling. Ang finish plus J increment 20-0.
total stack ang gawin natin 0. Set upline. So pagkatapos nyan, i-ok lang po natin to. So ito na, may tuloy na po tayo. So i-ano po natin, i-3D stimulation, then i-right click po isometric yun. Babaan na po natin, then 3D simulation, then play. Yan po. Yan, mabilis lang. Next, pagkatapos ito is diba nagawa na natin, isa-save na po natin siya. Save to daily program. Ano po yung code niya? Ang code niya po dito is 20mm. Ito 20mm. So 20mm 15-D-101-25. Save. So nasave na po natin yung ginagawa natin. So ganito lang po ang pagdodraw ng item, ang design ng item. So that's all po. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. And later ibibigay ko sa inyo yung step by step niya. Salamat. I think I'm coming.